Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya,
at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Humingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati iyong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 piso at ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso, nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay kumukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin. Eto pa po ang 5,000 na itinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalahain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga,
kaya pamamahalahain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, Aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-ani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya'y ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo ang kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibiyayaan pa ang mananagana. Ngunit wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang mapansin sa ating ebanghelyo ngayon ang parabola ng mga talento na madalas nating narinig. Maganda din makita paano ba natin pinalalago ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanya tayong biyaya na tatanggap sa Panginoon. May natatanggap tayong mga biyaya, mga kagalingan, talento. Pero maganda itanong, ano ginagamit natin sa talento na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ginagamit ba natin? Ginagamit din ba natin ang mga talento natin para maglingkod sa kapwa natin? Makapagbigay lingkod sa Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin ang pagpapahayag ni Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonika at binibigyan pugay niya ang mga Kristiyano doon sa kanilang tapat na pamumuhay at ang kanilang pamumuhay na nagdudulot ng bunga. Ang mabuting balita na ipinahayag sa kanila at kanilang narinig ay nagdudulot ng bunga sa kanilang buhay. At ganoon din, ang bunga nun ay pagmamalasakit din sa kapwa nila Kristiyano, kahit taga-ibang lugar. Maganda din tanong sa atin bilang Kristiyano, yung pananampalataya ko ba kay Kristo ay akin lang? O yung pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesus ay nagdudulot ng bunga? O yung pananampalataya ko ay patuloy kong pinayayabong at pinalalakas? Siguro may isang malaking hadlang sa ating paglago ay yung iniisip nating okay na ako. Ganto na lang ako. Okay na ako rito. Hindi na tayo nagsastrive na maging mabuti. Hindi na tayo nagsasumikap na lumago sa ating pagkatao at buhay Kristiyano. Parang po yung sa ating ebanghelyo, yung 1,000 na binigay ng 1,000. Anong ginawa niya? Ibinaon sa lupa. Minsan, gayon din tayo. Pag iniisip natin, ala, ganito na talaga ako eh. Okay na to. Sige, ganito na lang ako. Hindi na natin binibigyan ng sarili natin na lumago at hindi na natin binibigyan ng sarili natin na maging mas mabuti kaysa kahapon. Lagi tayong inaanyayahan ng Panginoon na sa biyayang ipinagkakaloob niya sa atin, tayo ay lumago. Gamitin ang mga biyayang ipinagkaloob para sa paglilingkod,
pagtibayin at palaguin ang ating mga biyaya, mga talentong ibinigay sa atin. Kasi kung ganun ang ating gagawin, doon tayo tunay nagbibigay papuri sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay lumago tayo sa ating pamumuhay. Hindi tayo manatiling ganito na lang. Kundi lumago tayo sa ating pagmamahal, lumakas ang ating pananampalataya, at lumago tayo sa ating pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa bawat isa. Palaguhin ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo nang ito'y tunay na mamunga. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkakatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya na kanyang makasapi, naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga duka, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapaging tapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay mapagintapat na aming paglingkuran, ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo
sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa Lulwalhan